always been a mystery to me. How two hearts can come together and love can last forever. But now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends a perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when he created you. I wonder if he knew everything I would need, because he made all my dreams come true. When God made you, he must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. I wonder what God was thinking made all my dreams come true. When God made you, he must have been thinking about me. He made the sun, he made the moon to harmonize in perfect tune. One can't move without the other. They just have to be together. about me.
iyo ang kapulungan at magsisimula ng sa panibagong yugto ng kanilang buhay.
Panginoon kapag kabo itinatali na sa kanila ang iyong mga aral. Inakit mo po iyong kapangyarihan. Itong mag-ibabaw sa kanilang buhay. Sundin nila Panginoon Diyos para lalo silang maging malapit sa iyo. At daluyan po ng iyong sagalang biyaya. Panginoon po namin Jesucristo, ipapagitan mo po sa Ama ang dalangin po ng iyong mga hiling. Nawa po ibakot mo sa amin ang kapayapaan at madama namin ang kapangyarihan po ng ating pag-ihiling namin ang iyong awat paspas sa pangalan po ng Panginoon Jesucristo na aming tagapagligtas. Amen. Opo po. Tayo po ay nagkakadito ngayon sa kapalangan ng Panginoon Diyos. Ipang pagsaburin sina kapatid ni Angeles, kapatid na dami narinig sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Mga kapatid, pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoon Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Genesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti ng lalaki ay mag-isa. Sinilalang ko ng isang katulog at hinulugan ng Panginoon Diyos nang di kawas ang himbing ng lalaki at sinatulog at kinuhang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghinom ang laman sa daong iyon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang baka. At ito'y dinala niya sa lalaki at sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakala. Dapat nating alalahanin kung gayon ng pag-asa ay itinatag na nating Panginoon Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga tao ng kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Jesucristo na sa ganitong pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan ng pangungusap ng ating Panginoon. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papag-iwalayin at upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng magkasama ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Sa isa ng kanyang mga kautusan itinagubili sa lalaki itinakasalan ganito, mga lalaki, ibigin ang inyo-inyong asawa